Alright, Filipino reaction, okay reaction video tayo mga kaibigan dito sa kay Donald Trump. Natatakbong presidente ng Amerika na binaril nga sa tainga or assassination daw ang nangyari dito kay Donald Trump. Ligtas na matapos tangkaing patayin si former US President Donald Trump sa gitna ng kanyang campaign rally sa Pennsylvania sa Amerika. Sa tenga, tinamaan ng bala si Trump habang 3 sibilyan ang nadamay. Patay naman ang gunman na pinagbabaril ng mga otoridad. Ayun mga kaibigan, maliwanag dito, patay ang gunman. Okay. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa Butler, Pennsylvania, dinala si former US President Donald Trump ng kanyang campaign trail para sa kanyang re-election bid sa Nobyembre. Abala si Trump sa kanyang talumpati nang biglang, you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Putok ng sniper. Sniper ang tumali kay Trump mga kaibigan, no? Tang, tang! Yung tumunog na ganun. Take a look at what happened. Sampol, sa tainga. Ayun, oh, sampol, sa tainga. Get down. Donald Trump, tinamaan ng bala sa tainga. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na pahawak sa tenga ng dating pangulo bago siya dumapa sa podium. Agad namang pinalibutan ng Secret Service Security si Trump. Matapos ang ilang segundo, tumayo ang grupo para dalhin sa kanyang sasakyan si Trump. Pero bago siya umalis, ay sumenyes muna siya sa mga taga-suporta. Shooter din yung bumaril na yon. Oh, ay tayo nga eh. Untik nga, siguro gumalaw yun si Tom nung kaano. Nanibawa ay itira na siya ng sniper din yan eh. Yung nag-assassinate kay Donald Trump. Yung tinira yan, medyo gumanon si Tom na eksaktong ganun. Kaya, tayo nga. Bukod kay Trump, isang civilian din ang tinamaan ng bala at namatay. Dalawang iba pa ang critical. Napatay naman ng mga pulis ang gunman na isang Thomas Matthew Crooks. Base sa investigasyon, wala sa mismong staging area ng campaign ng gunman. Malayo. Kundi pumosisyon siya sa isang bubong mayigit isa. Sniper ang gamit. Pang-sniper na baril ang gamit. Tandang metro ang layo kay Trump. Dahil sa mga putok ng baril ay natutunagad ng FBI at mga pulis ang posisyon ng gunman at saka siya binaril. Matapos magpunta sa ospital, sa social media dinala ni Trump ang lahat ng pasasalamat niya sa mga pulis at Secret Service members na tumulong para i-neutralize ang shooter. Isang bala ang tumago sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga. Bagamat dinugo siya ng malala, ay nasa mabuting kondisyon na si Trump. Sa isang kung ulo patay, kung ulo ang tama, buti the place lang. Sigurado. Kasi nga ang bala mga kaibigan, pag layo niyan, pag ano lalo niyan eh, patay ka talaga dyan. Ulo. Press conference naman. Buti na lang tayo nga. Okay. Kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation na assassination attempt nga ang nangyari. Pero blanco pa sila sa motibo ng gunman. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. The single greatest priority would be to identifying a motive and whether there was anyone else involved. Heto na, ang pinakamalalang assassination attempt sa isang presidente. Mahilig ito si Donald Trump sa magagandang babae. Kaya yung mga nakakuha sa kanya, mga nakapaligid sa kanya, mga magagandang babae, mga kaibigan. Check mo ito eh. Sa tingin ko, panalo ito ngayon. Ngayon. Ngayong election din sa Amerika. Sa isang presidente o presidential candidate ng Amerika. Mula nang barilin si former US President Ronald Reagan sa Washington DC noong 1981. 2005 naman nang hagisan ng granada si former President George Bush sa bansang Georgia. Pero hindi ito sumabog. Kasunod ng pag-atake, kinundina ni US President Joe Biden ang pag-atake kay Trump. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. Kinundin na rin ng ibang world leaders ang pag-atake. Kabilang na rito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon, ay nakabalik na ng New York si Trump. Hinigpitan na rin ang seguridad sa paligid ng Trump Tower. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Okay, alright mga kaibigan ha. Yan lang ang nagtitrending ngayon dito sa iba't ibang panig ng mundo. Donald Trump. Muntik na, okay? Binaril. Kaya lang at tenga. Tama. Buti na lang. Ha? Tenga lang, okay?
Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Subscribe to my channel. Don't forget, comment, bye-bye. Thank you.